Magsitayo po ang lahat. Hihingin mo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan, at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan, at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pukawin mo sa iyong sambayanan ang Espiritu na kumuspos kay San Josapat upang mag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa, pakundangan sa kanyang panalangin. Kaming mga pinagtibay ng Espiritu ring ito ay huwag nawang magatubiling mag-aalay ng buhay para sa kapwa sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal, ang ituro mo iyong wastong aral. Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa pananampalataya at pag-ibig, at matyaga. Sa matatandang babae naman, sabihin mong sila'y mamuhay ng maayos, huwag maninirang puri, at huwag mahilig sa alak. Magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na magmahal sa sariling asawa at mga anak. Ang mga babaeng ito'y kailangan din nilang turuang maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag, mabait, at masunurin sa kani-kanilang asawa upang walang masabi laban sa salita ng Diyos. Pagbilinan mo rin ang mga kabataang lalaki na sila'y magpigil sa sarili. Sa lahat ng paraan, magpakita ka ng magandang halimbawa. Maging tapat ka sa iyong pagtuturo at huwag itong aariing biro. Wastong pangungusap ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintasan ninuman ang sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang maipaparatang sa atin. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman.
Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid, at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umaasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos yaong masunurin ang lupang minanay di na babawiin. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon ng upang maligtas sa gawain niya ang Diyos nagagalak. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin masamay itakwil at mananahan kang lagi sa lupain. Ang mga matuwid ligtas na titira at di naaalis sa lupang minana. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Ang sakin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama't ako'y mananahan. Alleluia. 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 Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka, pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang inuutos sa kanya? Gayun din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Una sa lahat, palakpakan natin ang Panginoon sa lahat ng biyaya, pagpapala at gabay na ibinibigay niya po sa atin araw-araw, kahit na po tayo ay nagkakamali at nagkakasala. Mga kapatid, ang unang pagbasa at ang ating ebanghelyo ngayon ay tinuturuan tayong mamuhay na mayroong pananampalataya sa pagkakaroon ng kabanalan, katapatan at kabutihan sa ating paglilingkod at mga ginagawa bilang mga alagad at kaanib ng kaisa-isang simbahang itinatag dito sa lupa ng ating Panginoon at Diyos na si Hesukristo. Sa unang pagbasa, pinapaalalahanan po tayo na anuman po ang ating edad, estado sa buhay, profesyon at tungkulin sa buhay, maganda po na namumuhay pa rin tayo ayon sa kalooban ng Diyos, na mayroon tayong magandang asal at ugali. Kaya nga po ang sabi dito sa unang pagbasa, ang mga nakakatanda ay dapat magsilbing magandang halimbawa at gabay sa mga nakakabata pagdating sa pananampalataya at pag-ibig, na sila ay nabubuhay ng marangal, na sila ay marunong magtimpi, na sila ay mahinahon at iba pa. At ang mga kabataan naman ay pinapalalahan ng maging masunurin at magalang sa mga nakakatanda, ang magpakita ng malasakit sa kanilang kapwa, ang pagkakaroon ng malinis na isipan, ang pagiging masipag, mabait at iba pa. Sa ating ebanghelyo naman, isinalaysay din ni Jesus ang tungkol sa parabola ng isang mabuting aliping naglilingkod ng maayos sa kanyang amo. Bilang isang alipin, ginagawa niya ng tapat ang kanyang tungkulin sa kanyang amo, anuman ang sitwasyon niya sa buhay. At ang maganda pa po dito, hindi po siya naghihintay ng mga papuri, ng mga gantimpala sa kanyang amo. Wala po siyang hinihintay na kapalit. Gayun din po mga kapatid sa atin, tayong mga alagad ni Jesus at miyembro ng kanyang kaisa-isang simbahang itinatag dito sa lupa, dapat sumunod po tayo sa kalooban ng Diyos. Ginagawa po natin ang ating mga tungkulin sa buhay. Ginagawa po natin ang ating mga responsibilidad ayon sa ating bokasyon. Nagpapakabanal at nagpapakabuti po tayo. Hindi para tayo ay papurihan o maging sikat o dahil sa isang gantimpala, kundi dahil mahalaga sa atin ang paglilingkod sa ating Diyos, sapagkat bahagi ito ng ating pagkatao bilang mapagmahal at tapat na tagapaglingkod ng Diyos. Katulad po ng ating santong obispo at martir na si San Josafat, namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Isinabuhay niya po ang kanyang pananampalataya. Dahil mahal niya ang lahat ng mga Kristiyano, naglingkod po siya ng tapat bilang mabuti at tapat na obispo na walang hinihintay na kapalit at gantimpala, kahit pa po buhay niya pa ang maging kapalit nito. Kaya nga po, walang takot po niyang itinaguyod ang pagkakaroon ng pagkakaisa at kapayapaan ng, sa lahat ng mga Kristiyano noon. Sinabi po niya na hindi mahalaga ang pagkakaiba-iba sa relihiyon, kundi ang pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya naman, mga kapatid, naging mabuti po siyang halimbawa sa pananampalataya at kabanalan. Kasi po kahit sa harap ng mga pagsubok at bantas sa kanyang buhay, ipinakita ni San Josafat ang tapang at katapatan sa kanyang paglilingkod. Sinunod niya po ang kalooban ng Diyos kahit na po sa harap ng kamatayan. Minsan, mga kapatid, tandaan natin, ang mamuhay na mayroong pananampalataya
sa pagkakaroon ng kabanalan, katapatan at kabutihan sa ating paglilingkod at mga ginagawa bilang mga alagad ni Jesus, bilang kaanib ng kanyang kaisa-isang simbahan dito sa lupa, ay maaari magdulot ng matinding pagsubok, peligro o kamatayan sa ating buhay. Ngunit tulad ni San Josapat, tayo rin ay tinatawag na maging matatag at magpatuloy sa ating misyon, anuman ang mangyari, anuman ang sitwasyon natin sa buhay. Kaya siguro po mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili, ako po ba ay isang mabuting halimbawa sa aking kapwa pagdating sa pananampalataya, sa kagandang asal, sa kabanalan, sa paggawa ng kalooban ng Diyos, sa pagiging tapat sa aking tungkulin at pagsagawa ng aking responsibilidad ayon sa aking bokasyon sa buhay? Naghahangad po ba ako ng papuri, gantimpala sa pagsagawa ng mga bagay na ito? Magsitayo po tayong lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama nasa langit upang matularan natin si Kristo sa kanyang anak, na kanyang anak, sa diwa ng paglilingkod na may pagmamahal. Ang ating itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang Papa, mga obispo at mga pari, naway maging tapat sa paglilingkod ng may kasipagan at dedikasyon sa kalipunan ng mga sumasampalataya. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang mga pinuno ng ating lipunan, naway maging tunay na lingkod na may kasipagan sa pagsasakatuparan ng kabutihang pangkalahatan kaysa unahin ang kanilang sariling pakinabang. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong ng katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating lubos na paglilingkod sa kapwa sa bawat araw ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang mga nagbibigay ng paglilingkod sa mga may sakit, naway sumaksi kay Jesus na siyang lingkod ng lahat. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang ating mga tapat na yumao, naway biyayaan ng ating banal na guro ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mapagmahal na paglilingkod sa lupa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Panginoong Diyos, tulungan mo kaming maging lingkod sa bawat isa kasama ni Jesus naming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at anak na iyong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na inialay ng
tayo'y mag-iwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay gawin mong mapuspos na iyong pagpapala at kami gawin mong matigib na pananampalatayang di magigitla na pinaninindigan sa pagdanak ng dugo ni San Josafat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Josafat ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo,
at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Puting gawin at manahan kang ligtas sa lupain, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwalay, tutulungan kang ganap ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos umanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo ay, at pangarap mo ay makakamtan. Announcement. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar.
tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pagkikinabang na ito ay magdulot nawa sa amin ng espiritu ng katatagan at kapayapaan upang ayon sa halimbawa ni San Josafat, kami ay kusang maglaan ng aming buhay sa ikararangal at ikapagkakaisa ng iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa Iyong walang hanggang kalinisan. Iaon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo sa pagbabasbahal. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na Ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at ang mga pagpapala ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Buhay ka namin, Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin.